destruction and death say, we have heard the fame thereof with our ears. God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof. For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven. To make the way for the winds, and he made the waters by measure. When he made a decree for the rain, and a way for the lightning of the thunder. Then did he see it, and declare it, he prepared it, yea, and searched it out. Sabay. And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. Let's pray, Lord. Mga salamat sa iyong masalita. We pray kayo po ay balayin niyo, Lord. Makita namin ito. Babalik namin sa Job. Panginoon, makita namin wisdom dito, Lord. Kung saan, dinescribe dito. Hindi nakikita ng tao kung masan ang wisdom. At sa discourse nga po, Lord, sa Job and his friends, makikita namin ito, Lord, kung paano makita itong wisdom sa inyong salita, sa pagkatakot sa inyo, Lord. But gamitin niyo po yung message ngayon, lalo po sa mga nagbabalik ito ngayon, mga ginagamit niyo rin, aming future, we pray, na matibay ang church na ito, Lord. Sumusunod kami sa inyo, sa inyong salita, mahal namin salita, Lord, ina-apply. Sakali, Panginoon, kamali, magkasala, Panginoon, nandun yung tiwala din namin bilang yung mga anak, mga kabalik kami. At sigurado kami sa inyong pag-ibig, Panginoon, mapalo man kami. May po'y ma-restore again kung tama ang attitude namin sa inyo, yun ang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Ako po na po. Dito na. Good afternoon sa lahat. Title po natin ngayong nagbalik tayo ng Job. Medyo matagal yung series natin, pero napaganda. Hindi madali. Pero kaya. So, balikan ko lang po yung mga last four, no? Hindi nyo naaalala, Job 24, they that know him not. Obviously, ang topic dyan, yung mga taong hindi nakakilala sa Diyos, may mga sumpa sa kanila. Then, copycats and those that do not have much to say. Maikling chapter yan, pero nakita namin yung iba, gaya-gaya lang. Hindi tayo na-impress doon, at na-identify natin sila. Boring yung buhay ng ganun, gaya-gaya lang. At napansin mo sa mga pseudo-spiritual na tao, yung siyang kunwaring spiritual lang, mga boring yan eh. Actually, napansin nyo actually kung paano sila magsalita. Pansinin nyo. Paano sila mismo ayaw nilang magsalita eh. Nagsasalita lang siguro, bayaran eh. Walang power, walang... Nakita ba yun ng ganon? Yung mga pari, yung siyang inuulit lang nila. Kaya mahirap din trabaho yun eh. Pero hindi mahirap na mahirap eh. Parang... Mahirap sa konsensya ba? Kasi alam mo, nagmasisinungaling ka eh. Kaya yung tinapagal natin ng part, yung chapter na yan, 25. Yung natin gayahin yun. And then, chapter 26, the thunder of his power. Ang tinutukoy, of course, ang Panginoon. Then last time, what is the hope of the hypocrite? So again, negative yun sa mga hypocrite to. Natakil natin sa mga Pharisee. But even yung panahon niya ni Job, yung mga taong ganyan, iwasan natin mga hypocrite. Okay? Kasi nga, di masaya at nakatisod dyan. Kala mo, kala nila minsan kasi tayo, pag hypocrite ka, hindi napansin ng iba. Pag may wisdom ka, kitang-kita agad dyan. Kaya, ito, isa sa mga pag tinatanong ang tao, gusto mo ng tulungan, pag soul winning, even sa gusto mo ma-restore, tapos sinungaling pa, hirap tulungan ng ganun tao. Gusto mo magbablunch-blunch ka, parang anong gusto mong gawin natin? Magkatapat ka lang, tiwala sa Diyos. Eh, mapahiya ako eh. Eh, kung may ginawa kang mali. Diba? So, ganun talaga, may restore ka. Sabi din sa Proverbs about that, yung anong sabi dun. He that covereth his sin shall not prosper, but he that forsaketh and confesseth it shall have mercy. Diba? Sabihin mo, yung kailangan sa lahat, isa Diyos. Kung may likod na Diyos, alam mo makakatulong sa'yo. Kung kailangan, ako, hindi ko sinasabing sabihin niyo sa akin lahat eh. Minsan, mahirap ng idilya. Pero minsan, kung makakatulong sa'yo, di ba? Kasi minsan naman, natatakot tayo sa ganyang mga bagay. Di natin alam, meron naman palang way out dyan. Eh, kung di mo naman nagkatiwala, hirapan ka, okay? So, ngayong hapon, title naman natin ngayon, nabanggit sa bandang huli. Simple lang, sabi dyan,
The fear of the Lord, that is wisdom. So, binitin po yan dito. Pwedeng title dito na isa ni parang nagtatanong siya. Whence cometh wisdom? Or sinabi rin dito, where shall wisdom be found? Tagalog, saan tayo makakita ng wisdom? Nakikita ba yun sa mga school? Meron. Diba? May wisdom dyan. Pero, anong klaseng wisdom? Gano'n yung kasuperior ba yan? Parang kanina umaga. Nadaanan tayo itong katulad kanina umaga eh. No? Handa na ba? Amen. Excited kayo para makakuha niyo yung ano. Okay. So again, ito ay pang ilang chapter na ni Job. Si Job pa rin to. Next chapter, Job pa rin. So pero yung mapansin nyo dito sa chapter 28, ang tema niya parang Proverbs. Okay? Kaya nga, ang title ulit natin, The Fear of the Lord, That is Wisdom. Yung pagtakot ka sa Diyos, yung tamang takot, kilala mo siya, kaya alam mo yung pwede niyang gawin sa'yo. May takot kang tama, hindi yung sobrang takot na ayaw mo sa kanya, hindi ganun. Pero yeah, may takot ka talaga na yun nga. So tandaan natin yan kasi sa panahon natin eh, inaalis po yun eh. Ang daming preacher na huwag kang takot sa Diyos, may respeto lang. Natake lang natin dati yan. Hindi ganun, talagang literal daw, may takot ka sa Diyos. Amen? Amen. Okay, so yung umpisa tayo. So medyo mahaba, pero makibantayan na lang siya. Ano yan? I-shield nyo na lang. Pen, yan, dyan ka na lang. Okay ba? Ah, ako na. Surely there is a vein. Ano yung vein? Ha? V-E-I-N. Ugat. Yan. For the silver. May ugat ba silver? Tuloy lang natin muna. And the place of for gold, where they find it. Pag sinabing fine, ano yung fine? Parang nire-refine. So, tuloy ko muna bago natin i-interpret. No? Iron is taken out. So, mayroon na silver, may gold. Then, iron is taken out of the earth. And brass, another metal, is molten out of the stone. So, pinag-usapan natin dito kung paano kumuha ng mga bagay. Actually, lahat po ng metal, hindi mo nakukuha ng buong-buo yan. Pero, even in the, yan, yung ano ba nauna? Bronze Age, Iron Age. Iron, okay. So yung Iron Age, yung natuklasan nila yung iron, nandiyan pala sa lupa yan, pag tinunaw mo, pag in-extract mo, pure iron, namomold mo siya, matibay. So ang dami na gawa ng tao nung panahon na yun, so na-discover nila yun. So matagal ng panahon yan, kasi nasabi nga sa atin ng chapter na to, sa unang two verses, may paraan daw pagkuha ng itong mga, ano nito, mga metal, okay? Naintindihan nyo ba? Mabilis kayong mag-catch up ha. So lalo po yung mga silver and gold, later na po yan na discover. Okay, may proseso yan. Natakil na rin natin dito yan, di ba? May video pa nga tayo. And then brass, or actually sa King James kasi either copper yung brass eh. Nagkapalit po actually yan. So yung element is copper, yung brass is hinalo sa zinc. Yung brass na ngayon na metal, okay? Parang isabihin lang dyan, interpret natin. Yung pinanggagalingan niya, nakukuha mo yun sa lupa, pero di basta-basta. Makukuha mo ngayon yan pag meron kang knowledge and skill. Okay? Nakuha. Yung tema natin ngayon, wisdom actually. Tuloy natin, he said it. Sino yung he? Hindi sinabi, pero kamaya, makikita natin. He set it an end to darkness and searched out all perfection, the stones of darkness, and the shadows of death. Ito medyo ang daming nahalo dito sa verse 10 na to. Kaya sabihin ko na lang ha, sa Proverbs 1 or 6 na tayo, tingnan natin ha, yung personification ng wisdom. Sino nakakalam? 6 ba yun? Ah, 6. Yan, 8. Okay, so yung tinutukoy na 8 dito, sabi ko na lang dito, si Jesus actually yan. Yung sa John 1, siya yung word, logos, Greek. Yun po ay yung wisdom din. Okay? Bakit siya? May kinalaman yan sa linguistic. Pero ibig sabihin lang yan, yung wisdom, ito, dahil natin nagagawa about wisdom. At ang marami tayo nagagawa pag meron tayong wisdom. Nakikinig ba, mga bata? So yan, so, ang daming
binanggit po dyan, no, ang dami nagagawa pag meron ka wisdom. So, balik tayo sa Job 28, parang ganun ang tema dito. So, sino tong he? Sabihin ko na lang, either ang Diyos, si Jesus, o yung wisdom. Okay? Kasi sabi dyan, siya yung nagsaset ng end. Ano yung sabihin ng end? Tulad yan, yung ano, kailan ba dumidilim? So, wala namang eksaktong oras, pero meron. I mean, iba-iba, pag day, pag winter, iba-iba, pero still, bakit consistent yun, di ba? Laging may darkness, and then, magkakaroon ng araw. Sabihin, may end ang darkness, natatapos din ang darkness. Okay, ganun lang kasimple yun. And then, search it out perfection. Search it out all perfection. Wisdom yun. Sabihin ito, parang nabanggit kanina, mga stone. May art dyan, may science ng pag-extract ng mga metals. Ayun yun. So, pag hindi mo alam yan, hindi mo kukuha yan. Hindi yan sinachambahan. So, hindi ka rin masyadong magaling ang para maano mo yan, minsan yung kasi yung wisdom nga, pinapasa. Sino magaling, sino may special ano dito? Skills. Wala? Meron naman. Hindi, alam ko sino ba? Sino ba? Taas kamay. Wala. Lahat naman tayo, kung nalang, si Brother James. Paalam mo. Si Jamie, medyo advanced yan sa iba kasi nanay tatay niya, IT na agad eh. Pinapag-usapan nila yon, so ma-advance siya. Tapos kahit yung mga hindi nagawa ng peres niya, siya, nasa panahon siya, sa kabataan pa siya. So hindi dahil napagaling niya, pinasa sa kanya. Okay, yun lang gusto ko sabihin. Okay? So ganun din yung pag-extract ng mga metals, hindi napagaling, hindi tayo magisimula sa umpisa. Yun lang gusto ko sabihin. Okay? Sinong may panahon na nauso yung industrialization, yung pag-settle sa city, I mean, no? Kailan nangyari yan? Ano na-discover ng mga tao? Bakit sila nag-settle sa isang place? History, 101. Ano na-discover nila? Matagal lang may water, eh. Pag? Paano nga? Bakit sila nag-settle dati kasi ano sila, eh? Wanderer, ha? Okay, and then? Nasa history natin yan sa first day. Kalakalan, pwede yun. Pero ano yung talaga nag-settle sila, hindi na sila umalis doon. Doon na sila nagpayaman. Doon lang. Hindi na nila kailangan umalis kasi marunong na sila. Ano yung natutunan nila? Mag-cultivate ng land. Yan yung mga mamalkahan nyo sa history. Ganon din dito. Nung na-discover nyo yung iron, talagang umunlad sila. Ang dami nilang nagagawa kasi the use of iron. Ganun din yung blast. So, ganun din yung cultivation, yung pagtatanim. Ganun pala yun. Yan. So, wisdom ulit yun. Pinapasa yan. Kaya doon sa walala, pag nakikita ko, nakakatuwa din pagmasdan yung, ano, di ba kasi tayo, every Saturday lang tayo doon. Pero, ilang tao, ilang ani na sila doon. Hindi mo mukhang genius yung mga tao doon, pero alam nila yung paano cultivate na mayroon din proseso yun. May araw yun, ganitong araw, abono, ganyang araw. Hindi mo magawa na sa'yo lang yan. So again, sinasabi ko, yung wisdom, pinasa pa sa'yo yung wisdom. Amen? Amen. Lalo kayo mga bata, nangangapa pa kayo, kaya puro kayo laro minsan. Pero tingin-tingin din kayo sa mga mature na individual. Anong gagawin ko sa buhay ko, ipattern nyo sa, and dami nyo ring model. May mga ganda, hindi masyado. Oh. I-model nyo sana, maging matalino kayo yung buhay nyo sa, hindi lang basta mayaman. Merong klase ng tao na godly. Yung mga nakakilala sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Yung sana makuha. At may wisdom tayo rin dyan. Tuloy ko lang. So yun, so ang Diyos ang nag-set ng darkness, hanggang dyan lang yan, mamaya, iliwanag na naman, then darkness, and search it out all perfection. Kaya balik tayo sa cultivation of land, kahit anong science yan eh. Anong alam yung science? Kaya ang dami na-advance sa technology. Minsan alam mo na kung paano magtanim, inaaral mo ba, no? Pagandahin nyo, katulad ng bigas lang natin. Genetic engineered na po yan, alam nyo ba? Lahat yan, pati saging natin. Hindi yan normal na saging. Pati orange, lahat actually, basically. So, bakit nila inaaral to? Para ma-perfect. Diba? Kasi alam nyo yung dating saging daw, hindi masarap, ang laki ng buto. Yun ang totoo.
Eh ngayon, dahil na-combine nila yung tamang DNA dyan, nakapag-produce sila yung pinaka-perfect na saging, kung alam niyo yung binibenta sa 7-Eleven. Ang tawag doon? Nakalimutan ko na naman. Hindi latundan, yun napakaganda. Letter S, nakalimutan ko. Basta yung naka-discover nun. Sobrang ganda nung banana, sarap. Nakalimutan ko, mas anyway. Hindi. Pangalan ng tao yun is. Ah, kalimutan ko. Tingnan ko na nga. Para lang ano natin. Ano? Pangalan ng tao. Ng best banana. Wala pa? Wala? Wala? Ah, kalimutan ko. Nasa dulo ng dila ako eh. Saba lang pala. Hindi po maboto, walang boto. Hindi latundan. Hindi green. Ha. Hindi. Cavendish. Yeah, Cavendish. Sorry, Cavendish. Hindi pala S, no? C. So, yun yung na binibenta 7-Eleven. Napakamahal. Okay? Hindi lang napaka, pero mahal eh. Pero kasi talagang perfect eh. So, yan ay in-engineer na. Kasi sabi dito na pinerfect nila eh. Ako, hindi masamang perfect na hindi perfect. May huwag mo lang magkakasakit yung kakain. The stones of darkness and the shadow of death. Kung ano man yung stone of darkness na to, yung stone of darkness. Hindi ko alam eh. Yung mga weapon? Eh, tinutukoy na stone of darkness and the shadow of death. Siguro, tama, pwede yung weapon, tama, nakakamatay. Tama yun, yung mga panahon na wala pang iron. Ano yung pinakamatalas daw na gamit na hindi bakal? Obsidian, di ba? Alam niya yun, yung galing sa vulkan. So pag ano talaga, sobrang talim na. So again, ang tinutukoy lang dito yung wisdom nung taong gumagamit ito. At yun nga, wisdom pinapasa ibang tao and therefore, nagagamit yung wisdom, dami na agawa. Tuloy lang natin, the flood break it out from the inhabitant. Sabi, alam nyo na yung flood, diba? Binabaha tayo. And then even the waters forgotten of the foot, they are dried up, they are gone away from men. So hindi natin minsan malaman, lalo nung panahon iba, hindi natin malaman bakit minsan may baha, minsan naman tuyo naman. So pero ngayon nalalaman na yan eh. Pag alam mo kung paano sa ano yung nasa Europe na mababa, Netherland, yan nga Nether, kasi ang baba nung kanilang lugar, pero matagal na civilization dun eh. Natalino din tao. Ginawa nila ng paraan ngayon para makontrol yung flood. Kahit sobrang baba ng lugar nila. So, meron silang lalaki ng ano nila. Eh. Makita nyo ba yun? Isang search nyo. So, merong paraan pag may wisdom ka. Okay, tuloy lang natin. As for the earth, out of it cometh bread. Sinong gusto ng bread? Kumain tayo kayo ng bread. So, alam nyo saan ang galing yan, mga bata, yung bread? Sa lupa. Yun ang sinasabi dito. Pero hindi basta-basta, di ba? Hindi ka hanapin yung bread sa lupa. Hindi, tinaniman, inane, rinases, naging bread. Yun ang sabihin dito. So parang yung sabi ito, ang galing. Lupa, naging bread, kinakain natin. Kinakain ng lupa, okay?
And under it, ito, interesting to eh. Ito yung lupa, nagtatanim, nagkakaroon ng bread. Nakikinabang tayo sa lupa. Pero nasa ilalim daw nun, ano? O, parang sa impyerno, di ba? Alam nyo ba totoo yun? Lalo sa panahon natin yung alam natin. Pero parang inaano tayo, pinupuko yung imagination natin. Apoy, lupa, tapos nagkakaroon ng bread. Ano nangyari yun? Pero yun yung totoo. So para ma-imagine natin ng konti at least yung wisdom ng gumawa nito lahat. Nakasunod pa? Amen. Madami pa. The stones of it. Ano yung it? Yung lupa. The stones of it are the place of sapphires and it had dust of gold. So accurate din po ito. Yung gold po, hindi nakikita yan ng, uy, may ginto. Na pag... parang kanina umaga lang ulit, di ba? Oh. So pinaprocess yung mga rocks yun na may dinadetect nila yan eh. So puro dust lang yan. So minsan daw pag ma-reach daw sa gold yung lugar, minsan nasa ilog din, inaagos lang, iniipon nila. Yung sapphire, very precious stones, nasa lupa lang. Tuloy lang natin. There is a path which no fowl knoweth. Meron daw lugar na hindi alam ng ibon. Saan kaya yun? Sa ilalim ng lupa. And which the vultures I had not seen. Kasi itong, yung fowl, tsaka yung special yung vulture, naghahanap lagi ng pagkain, magaling. Pero hindi pa sila napunta sa ilalim ng lupa. At ang magandang ano dito, topic dito, yung again, sa mga research na, alam nyo ba, madalas nabanggit sa ilalim ng dagat, ang daming buhay, di ba? Pero alam nyo ba, ang dami rin buhay sa ilalim ng lupa? Natuklasan nila po yan, ang dami pang buhay sa ilalim ng lupa. Hindi lang uod, ang dami. Mga bakterya, mga kamangha. Tuloy ko lang, the lion's wealth have not trodden it, nor the fierce lion passed it. So, ganun pa rin. Sa ilalim ng lupa, obviously, walang, hindi tayo, walang lion doon. So parang dinidescribe kasi yung sa dito sa surface, sa lupa, itong mga hayop na to, ito yung namamayagpag, ito yung mga predator, vulture, lion, pero may hindi sila naaabot. Okay, so ibig sabihin, mayaman ang kalikasan sa pwede nating tuklasin pa. Amen? Amen. Okay, ma... tatama rin mag-aral. Okay, hindi tayo pwedeng tuklasin. Doon nga, unahin natin yung may importante. Tuloy ko lang, may talay natin to. He put it for this. He na naman. Sino tong he? Parang may nagkocontrol ng mga bagay-bagay. Ganun. He put it for his hand upon the rock. He overturned the mountains by the roots. Ha? Huh? Sino ang gagawa nun? Hinahawakan doon yung rock, tapos di ba pag lumindol? So yung lahat ng sasabi natin, Mount Helens, St. Helens, kasi recently yung mga ginagamit na illustration ng mga Christians para pasinungalingan yung sinasabi ng mga 80s na Mount Million of Millions of Years. Kasi yung pumutok daw yung Mount St. Helens sa US yan, dati, sinasabi nila yung mga bundok, yung mga ano, ang tagal niya, mga millions of years yan bago mag-form. Alam mo, ganun talaga eh. Eh, paano mag-form yan, di ba? Millions of years yan, paano magaganyan? Eh, pumutok yung ano, 1980 yun eh, pinanganak ko. Inobserve nila, ilang taon, ilang buwan lang, nagkaroon doon sa lugar na pinutokan ng vulkan, na katulad ng mga sinasabi nilang millions of years na nag-form. Paano yun? So, hindi millions of years yan. So, pag ang Diyos nagpa-kumilos dyan, dati bundok yan, mamaya patag na. Dati patag yan, mayiging bundok yan. Yan ang sinasabi dito. Ang Diyos ang gumagawa. He cut it out rivers among the rocks. Meron ba tubig sa rocks? Yes. Yung rocks kasi, parang bundok din yan. Eh, alam nyo na, kung alam nyo yung kwento sa ni Moses, di ba? Literal na rock, pinukpok. Dapat kausapin lang, yun ang kasalanan niya. Pinukpok, ang daming tubig. At yun nga, nangyayari po yan sa totoong buhay. Okay? Minsan yung water nag-stuck sa mga formation ng rocks, ng soil. And his eye seeth every precious thing. So lahat alam ng Diyos, nakikita niya lahat yan. Ano sinasabi dito? Yung Diyos ang wise. Mamaya, punta tayo dyan.
He bindeth the floods. Pinatali mo ba yung ano, pag flood is either tubig or baha. Okay? Maraming tinatali. Paano yung tinatali? From overflowing. Naalala ko na naman yung meme nung ano, anti-climate change. Kasi na-picture na nila, tagal na po yung Liberty, di ba, Statue of Liberty. So, pinicture nyo ng, basta parang anong day of the year siguro, mga April, kunwari. Sino nakakalam, kailan pa yung Statue of Liberty? Ha? May 1900s na ba yun? Kopong-kopong. 1886 by Gustav Eiffel. Sinong gumawa ng Eiffel Tower? Siya rin pala yung artist na, mga French. So, pinicture na, ang tagal na niya na 1886. So, na-preserve naman yung picture. So, pag tinignan doon, siyempre may level lang yung water. And si tinatako tayo ngayon, diba? 10 years from now, 20 years from now, babaha na. And then, pinicture na ulit yung Eiffel Tower yung Statue of Liberty ngayon. Ganun pa rin yung level ng tubig eh. So, paano sinukat ng Diyos yun? Eh, siya na nakakalam nun. Hindi yan dumadami. Minsan tumataas, pero bababa ulit, bumabalik. So, ang Diyos daw ang parang nag-set ng standard dyan. Hindi yan, minsan nag-overflow, pero meron lang, hanggang dun lang siya. And the thing that is hid, bring it forth to light. And the thing that is hid, bring it forth to light. So, minsan yung mga bagay na nakatago daw, minsan, nakikita rin. So maraming bagay na pwede natin tukuyin dyan. Pwedeng yung mga pwedeng heavenly body sa labas ng earth, pero sa loob kailangan ng light, nakikita rin. Yun. So paano nangyari yun? Wisdom ng Diyos yun. Kaya ito na yung unang tanong ng, but where shall wisdom be found? Tinatanong nyo ba yun? Tanong nyo na ngayon, paano ko tatalino? Saan kukunin yan? Bibili ako niyan. Sa Lazada, nabibili ba yan? Ha? Ikong Bible yung binili mo. Pwede, di ba? Pero again, ang hirap minsan magbasa, di ba? Basa ka lang. So, maraming bagay ito sa church. Yan, inaaral natin yan eh. Minsan, nasa ibang tao na naturuan din. Ituturo niya rin yun. So, maraming lugar po pwedeng paggawa. Pero, nagtatanong siya dito eh. Kaya tingnan natin yung journey dito. Saan makakuha ng wisdom na makakita yan? And where is the place of understanding? Pupunta tayo dyan. Saan ba yan? Sa Greece? Pilipinas ba yan? Ito na, sabi niya, man knoweth not the price thereof. Wala na, ano, nakakabili ka ba yan sa Lazada? Hindi ko alam yung presyo eh. Ba't di alam yung presyo? Kasi nga, minsan yung wisdom ang mahal, di mo makuha. Minsan man ang mura lang. So parang wala siyang price eh. Pero napakahalaga. Pag sinabing priceless, walang price. Napakamahal. Pero again, parang pwedeng ibigay lang sa iyan. Neither it is found in the land of the living. Ay, ibig sabihin, walang wisdom dito. Ganun lang nga. In a way, mamaya, punta tayo dun. So, basta walang wisdom dito. Yan sabi. Ibig sabihin lang, may pinanggagalingan yan. Na alam nyo na eh, kasi yung title natin. Anyway, tuloy ko lang. And the depth, say it. Ano yung depth? Yung kalaliman, kung ano man yan, lupa man yan, ano. Sabi na, it is not in me. So, huwag kang mag-hukay ng kung ano, may matutuklasan ako dito, tatalino ako. Doon minsan, may natutuklasan din sila. Minsan, wala. So, nabalitaan nyo yung mga millionaire, billionaire yung nag-ano. So, nabalitaan yun. Sumukay sila sa... Eh, medyo compromised daw pala yun. Tinipid yung submarine nila. Ang bihira, namatay doon, oh. Dumb ways to die. So, may gusto silang matuklasan, pero minsan, wala. And the sea say, it is not with me. It cannot be gotten for gold. Sa Tagalog, oy, may ginto ako, bibili ako niyan. Hindi mo maibili yun. Neither shall silver be weighed for the price thereof. Wala akong gold, pero meron akong silver. Pwede bang bumili niyan? Yung ibang bagay, oh, pero yung tinutukoy na wisdom dito, hindi. It cannot be valued for the gold of Ophir.
So talagang gold na naman with the precious onyx or the sapphire, mga precious stone to, hindi mo siya mabibili. So naalala niyo, parang Proverbs, the gold and the crystal cannot equal it. So mga precious elements, mas precious pa rin yung wisdom daw. And the exchange of it shall not be for jewels for of fine gold. Paulit-ulit lang yung pagkakasabi lang na mabago para nakukuha natin napakalaga na wisdom, mahal. Kaya huwag natin magpapalit. Amen? Amen. Minsan magpapalit nyo sa laro. Magpapalit natin yung Bible minsan sa ibang bagay. Hindi mo lang ginagawa mo. No mention shall be made of coral or of pearls, for the price of wisdom is above rubies. So yan ay, nasa Proverbs yan, di ba? So yung rubies, parang diamond yan na kulay pula. Very rare. Pero ngayon, gumagawa na kasi ng diamond ngayon. Iba na technology ngayon. Nung panahon nila, grabe. Ang mahal na rubies. Pero sabi, mas mahalaga pa rin yung wisdom. Kasi nagagawin mo sa bato, wala. Magandang tingnan. Yun lang yun. Pero kung matalino ka, marami kang pwedeng gawin. Kaya mama na magbasa. Ready, go. Water. Please. So, ganun naman. Topaz, another precious mineral. Neither shall it be valued with pure gold. So, tinanong niya ulit. Eh, saan nga nanggagaling ang wisdom? Gusto kong hanapin yan. Ganun din tayo. Lalo kayong mga bata. Kaya nga lamang na lamang kayo sa amin eh. Tapos pag dinideliver din yung salita ng Diyos, itake mo na lang. Antalihin mo na eh. Kumpara sa ibang. Naintindihan niyo ba yun? Kung paniniwalaan nyo. Seeing it is hid from the eyes of all living. Sinabi na kanina, wala yun sa land of the living. Ngayon naman, itong wisdom daw, wala. Hindi naiintindihan ng mga tao. Ayop. And kept close from the fowls of the air, lalo mga ibon. Destruction and death say, we have heard. Ito, nakakatawa to eh. Galing na humor minsan ng ano eh. So walang nakakaalam, pero yung destruction and death daw, narinig nila. Isikat yung wisdom na yan eh. Thank you po. Pero narinig lang nila yung kasikatan nun. Hindi nila lang nasaan. Guess nyo yung irony. Parang pinaparinig doon, parang mamatay ka na. Pag namatay ka na, tanongin mo nga si, ano, si destruction and death. Kasi minsan maraming tao, mamatay na lang, di pala kung pasa ng buhay. Hindi pa nakakilala sa Diyos. Pangit naman nun. Ang saklap. Kasi nga, minsan, andyan na, lumalapit na sa kanila, tinatanggihan pa. May pinagpapalit pa sila. Yung mga false religion na yan. Alam naman nila, kung nagsolving tayo, hinarap natin sila. Ramdam nila yun eh. Amen. Kahit kayo, kung may tinuturo ako dito na ligtas na kayo, yes. May sabi ko, pwede ka pa mag-advance. Tinatanggihan mo. Alam mo yung tama. Nabagin kasi kahit mga kapastoran, may mga aral na hindi nakuha ng iba. Papaliwanag ko sa ayaw tanggapin. Kung ano man yan. Pero ramdam nila yon, totoo yon. Amen. So nakakalungkot. Yung wisdom na pwede namang nakamta natin, minsan, naiging chismis lang. Sayang naman, di ko nakuha yun. No? Tuloy lang natin, God understand it though. Ito na, may clue na. Yung wisdom na yan, parang hinahanap, saan ba yan, sa makikita yan, wala dito, wala dyan. Pero may clue sa akin, ang Diyos na nakakaunawa, yung kapamaraanan nitong mga yan. So, alam na natin, di ba? And He knoweth the place thereof. Sabi kanina, nasa ng place thereof. Ang Diyos, alam yun. For He looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven. Kasi nga naman, ang tunay na Diyos, kita niya lahat. Paano niyang hindi malalaman? Eh, alam niyo ba yung nangyayari sa mga elements? Alam din niya yun. Iman, liit nun eh. Kita niya rin yun. Amen. Kita niya yun. Kahit maliit, nagzo-zoom yung mata niya. Hindi nga mata eh. Again, inahalintulad lang dun. Ang Diyos ay walang ano, space and time. Di siya nasisikipan. Okay. Alam niya yun. To make the weight for the winds. Ano? To make the weight for the wind. Meron bang timbang ang hangin?
O, tanong mo sa nagbebenta ng prayer. Meron. Ilang, hangin lang yung prayer yun eh. Kaya oxygen. Ano namang bibenta sa hospital? Oxygen, di ba? Nilalagay sa tangke. O, ito po. Bili po ang oxygen. O, ilang kilo. May bigat yun. Ang gasol. Okay? Meron. So, ang Diyos daw ang nagsusukat nun. Nabagit ko kanina umaga na naman. Pag may imbalance daw, according sa mga scientists, ha, pag may imbalance lang ng elements dito sa surface ng Earth, anong meron sa surface ng Earth? Oxygen, nitrogen, marami yan. Hindi ko rin kabisado. Pag may imbalance lang dyan, medyo tumaas yung isa, lumiit yung isa, patay daw lahat tayo. Eh. Ano sabi? So, kaya ang Diyos, sinusukat, parang nagsusukat ng... Alam mo, tinitimpla. Alam mo, tinitimpla talaga mga talino yung mga ano eh. Mga, alam nyo, anesthesia. Yan. Kaya mamahal lang ano dyan. Yung si Mrs. ilang beses yung nanganak eh. Tingnan ko syempre yung bill. Saan ba napunta yung ano? Yung anesthesiologist, ang laki ng bayad. Basta ang laki ng bayad. Kaya di siya nagpapaanak. Tinitimpla lang niya yung kasi may wisdom siya eh. Pag sumobra doon, nakunyo mo lang, masasaktan naman yung isa, mamatay naman. Ano ba yung mga mali dyan? Basta nagkakaroon ng loss of memory, di ba? Kung alam niya yan. So kaya tinitimbang niya yun para tama lang yung... So ganun daw ang Diyos, lahat ng bagay tinimbang niya, pati hangin. And weighted the waters by measure. Ganun din yung tubig. When He made the decree for the rain. Rain. Alam niyo yung water cycle, mga bata? Dapat mga lahat ng bata alam niyo, dapat mamangha kayo dyan eh. Ano ka ng ulan? Puti ulan doon, ay tubig. Ang lakas pa. Kahit anong paliwanag, ang hirap niya ngayon, nakapaliwanag yung science. Pero again, hindi ganun kadetalyado. Paano ang bigat-bigat nun eh, paano napunta yun doon? Ang galing ng Diyos. Mamangha kang inintindi mo. So again, di ba? Kung walang water cycle, walang buhay, actually. Kailangan niyang ulan, dadaloy na naman, mawawash yung dapat mawash, mapunta sa dagat, yung dagat, papakainin din tayo, then evaporate na naman, pautuloy-tuloy. So yun yung siya yung nag-decree noon, yung sabihin, oh, ganyan yan ha, oy, mga oxygen, oh. Gano'n kayo, hahalo kayo sa hydrogen, okay? At kayo mga molecules ng ano, so, pag ganito ang init, ha, dapat mag-evaporate na kayo. Sunod yun, susunod yun. Sinabi ng Diyos eh. Nag-iipon na yun sa ulap. Pag may ganyang ikot, may ganyang klase ng pressure, mag-compress kayo. Pag gusto ko na umulan kayo, umulan na kayo doon. Ang Diyos ang nagsabi, no? Sino nagsabi, no? Yung nag-create din ng mundo, ang Diyos. Amen? And a way for the lightning of the thunder. Lagi bang kumukulog? Hindi. Pero minsan kumukulog. May tamang... mga ano doon, mga elements and circumstances bakit nagkakaroon ng kulog. At again, alam niyo ba yung kulog, lightning, meron din ginagawa sa environment, yung mga nitrogen, alaala ko yung mga ano ko eh. Meron din yan, kailangan yan. Nagbe-break up yung mga elements pag kinidlatan niya. Hindi nagpapahingi lang ang Diyos. Meron, again, merong ano yun, bahagi yun sa ginagawa sa environment natin. Ang galing, nagkaroon na may wisdom. Ako mga pala si, ano, science teacher. Then did he see it, and declare it, and he prepared it, yay, and search it out. Inalam niya lahat yan. So tayo pwede natin alamin din, pero hindi natin maalam lahat yan. Pero habang, pag may free time ka lang, ako hindi ako nag-aaral ng ganyan, para kumita kasi, wala naman, di ba? Parang ano ko lang, hobby ko lang. May alam din ako sa... May trabaho ako, hindi, pag may free time, masarap aralin yan eh. Pero again, ang sino naglagay niya mga bagay nandyan? Ang Diyos. Parang nilagay niya yan para tayo tuklasin. Sa habang natutuklasin natin, wow! Hindi ito ginawa ng Big Bang. Okay? Nang random, ang Diyos ang gumawa niya. Kaya tapos na tayo! And unto man, he said, hindi tayo binitin eh. Kanina tinatanong tayo, saan ang wisdom? Ito na. Kaya sinabi na sa atin, kailan pa sinabi na matakot ka sa Diyos? O, umpisa pa lang eh. Diba? Nung pinarusahan si Cain, o, ang Diyos yun eh. So, ba't ka magkakasala? So, ngayon, sa dami natin pinag-usapan dito,
Gusto niya sabihin, parang Ecclesiastes din, sabi doon, let us consider the whole matter. Sabi doon, fear God and obey His commandments. For this is all the duty of man. Tapos, eh, ba, nagtatanong, ba't ba ako susunod sa Diyos? Sunod-sunod sa Diyos. Church-church pa. Mapapabuti ka nga eh. Amen. Nadadagdagan ka nang, habang nakikilala mo ang Diyos, ayaw mo nun? Eh, yung mga dito, mga either hindi ligtas, ayaw sa Diyos, kala na maayos sila. Miserable buhay niya pag, ano, pag dumating sa kanila yung calamity. Saka tatawag sa Diyos siya, hindi mo nga kinalala lang, Diyos eh. Sa atin, ang ganda niyan, ina-expect natin kung binigyan tayo ng problema ng Diyos, pero may tatawagan tayo, hindi tayo katulad nila na walang alam. Kaya yan, kung gusto mong mapabuti, magkaroon ng wisdom, sabi sa Proverbs, di ba? Sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Sa ibang bagay, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ayun, inulit lang dito. Kaya kung naalala nyo, nung inumpisa natin yung series sa Job, ano sabi ko noon? Parang nasa Job na lahat. Totoo lang, lahat ng doktrina, once and always save, andyan na rin eh. Ibang klaseng extraction lang kailangan mong gawin. Okay, langit, impyerno, nasa Job. Yun, ganun din. Proverbs, nasa Job. So, madalas natin kinukot yung Proverbs kasi ano yan eh. Pero ito rin yung sinabi sa Proverbs. The fear of the Lord, that is wisdom. Sabi sa Proverbs, it is the beginning of wisdom. Tama rin, yung sabihin, pag wala kang takot sa Diyos, di mo kinakilala ang Diyos, di ka magiging wise. Yung pinaka-basic na dapat mong alaman na ayaw mong tanggapin, kaya paano ka maliligtas? Hindi ka pwede maligtas. Pag mayabang ka, hindi mo kinakilala ang Diyos, hindi ka makapasok ng karayan ng Diyos. Hindi mo maintindihan yung pinagsasabi natin doon. Kaya pag nag-soul winning ako, i-share ko po sa inyo paano mapunta sa langit. Ah, may langit ba? Ay, may Diyos ba? Pag gano'n na sagot sa'yo, maliligtas ba yun? Yan, kaya ngayon, yung mga tao, at least may takot sa Diyos, doon ka pala magkakaroon ng wisdom. At dito nga, baliktad eh, maganda yung ano sabi niya, yung pagkatakot sa Diyos, ayun na mismo ang wisdom. Dapat may takot ka sa Diyos. Pag wala kang takot sa Diyos, wala kang wisdom, hindi ka magkakaroon ng wisdom. Kasi yung pinaka, sabi nga nila, supreme being, hindi lang supreme being, the essential being. Ibig sabihin, walang meron kung di dahil sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pwede mong nagmamarunong ka dyan, yung wisdom ng Diyos, di mo ina-acknowledge. Okay, so balik tayo sa inaanong sa Hollywood or something. Itong umpisa natin, tandaan nyo yan. Never nyong inineglect yan. Okay? Dapat may takot tayo sa Diyos, magkakaroon tayo wisdom. Yun ang wisdom. And then, di pa natapos, kung hindi nyo pa nasyadong naitindihan yun, meron siyang ibang way para sabihin sa atin yun. Ano? And to depart from evil, bakit ka umaalis sa masama? Madalas hindi kasi takot ka, papaluhin ka ng Diyos, di ba? Pareho lang ito, bakit ka takot? Papaluhin ka. Ganun din. Kaya ka lumalayo sa evil, may takot ka. Okay? Ayun o, ganun, kanina, wisdom. Ngayon naman, understanding. Ang talino mo kung may takot ka sa Diyos, ang talino mo kung umaalis ka ngayon sa kung ano yung masama. So, define natin ang mabuti. Nasa Bible naman, ang masama at mabuti. Doon ka lang siya mabuti. Amen? Amen? Bago tayo matapos, ang bilis ko ah. 45 minutes. Example. Ano yung evil? Ano yung mabuti? Huwag tayo dito. Dito tayo. Umpisa dito. Alisan mo yung ano nga? Example. Tapusin natin. Pag sinungaling, anong gagawin mo? Magsabi ng katotohanan. Ano nga? Generic. Example ng masamang gawain. Pagsuway saan? Ano nga yung tama? Kasi nakuha natin yung generic ano eh. Okay, ginagawa natin yun. Finale ng sermon. Ano natin? Ilatag natin. Ano example ng masama at mabuti? Ano yung evil? Pag nanakaw. Natatansya ko. Natatansya na. Natetem ka magnakaw. Di ba? Ano yung pwede mo nakawin? Bananak yung. Ano mo yan? Pera. Di ba? Cellphone. Dahil ko cellphone dito. Di ba?
Kasi may takot ka sa Diyos, alam mo, may-ari nun, magagalit siya, iiyak yun. Pag nahuli ka pa, tadyang ka pa nun, pakulong ka pa, sira pa tiwala sa'yo. May takot ka dun, masama yun, gusto mong gawin, pero may takot ka eh. Diba? Ano nga gawin mo mabuti? Iwas ka na dun, ano yun? Ano nga gawin mong tama? Oh, eh anong yung kapalit no? Ano kabaliktaran no? Ay gusto ko magka-cellphone, ano gagawin ko? Trabaho. Mag-ipon, 'yan. May paraan naman eh. Oh, dito muna, ay Jamie. Anong example mo sa mga? Fornication. Ay, masarap yun ah. Eh masama daw 'yon. Sa Bible, ilan yung namatay? Alimutan ko rin. Sa Baal, Peor. Eh, tapos yun lang isang question. Ilan? Bagsak na kayo lahat. Iba yung numbers. Ano, basta, libo. Mga ganon. Galit ang Diyos sa fornication. Diba kaya, pag alam, pwede kang patayin, pwede kang magkasakit, pwede kang masira yung reputasyon mo. Ayoko niyan. Anong gagawin ko? Maganda. Be pure. Nanligaw ka na maayos. Diba? Maghintay. Very good. Nanginig ba mga bata? Huwag malandi. Huwag magmadali. Yung, makinig ka sa topic ni Brad. No. Maghintay. Mag-pray. Hindi mo kailangan madalihan yan. Hindi ka aso ka ba? Ayaw ka ba? Aso ka ba? Hindi. Maghintay ka. Pag-pray mo yung maayos na, babae, na lalaki. Babae ka, lalaki ka, babae. Pray mo yun. Marami pa naman dyan. Kung magmadali, kung unang nagsabi siya, I love you, na. Alam ang tanga nun. Katamaran. Natakot akong maging tamad. Oo. Pag tamad-tamad ka, lagi nasabi sa inyo yan eh. Hindi ka nag-aral. Ang tamad mong mag-aral. Ano nakakatakot doon later? Gusto mo mag-apply pa ba? Anong alam mo? Wala po eh. Eh, ba't kita babayaran? At kahit nabibigyan mo akong pagkakataon, eh, tamad ka nga eh. Nasa karakter mo na yun. Dapat matakot tayo doon. Nasa Proverbs din yan. Dalawang beses sinabi doon. Sabi doon. Yung sluggard, sabi doon. Para ka daw ano, yung poverty, kahirapan sa buhay. Parang dumadating sa'yo, parang mga armado. Uy, sugurin na natin itong tamad na to. Ay, lalabanan ko yun. Armado yun eh. Patay ka. Paano tama? Magsipag. Eh, hirap eh. Ganun talaga. Masanay ka rin naman eh. Gagaling ka pa. Magsipag. Amen? Amen. Minsan, pag-gising na ng maaga. Aral ulit. Disiplinahin mo yung sarili mo. Aral, di ba? Sinimpress sa aking science knowledge. Di ba? Ang ganda nun, di ba? Imagine mo ikaw yung nagtuturo ng ganun. Hindi pa ako masyadong magaling. Johan. Ah. Matakaw. Ano ba ginagawa nitong bad? Takot ka ba sa tatay mo? Sira ng aircon. Masama yun, ha? Lahat niya siya ng kulit, di ba? Pag nakasira ka ng bagay, papaluin ka, magbabayarin ka, o. Oh. So, mag-ingat kayo mga bata. Ano? Isang kukulit niyo, eh. Wala naman kayo. Nasa open field tayo, gusto niyo mag-wrestling kayo. Sino na? Om Johan? Nagagalitin. Hindi ako takot. Anong pwedeng katakotan mo sa mga galit? Kung nakatapat ka na mas magagalitin. Nasanay ka na kasi minsan, nasanay ka, kala mo, hindi ako papatulan eh. Kung nakasalubong ka ng... Diba? So, anong tamang gawin mo? Mag-pray, lumana, patience, i-practice natin yun. Sa tabaw, ganyan. Sa bahay, ganyan. Brad? Walang pasensya. Walang pasensya. Ano nakakatakot doon? Lahat matakot ka doon sa kasalanan. Anong nakakatakot doon?
Huwag wala kang pasensya. Napahamak. Wala ka rin, sabi nga nila. Ano sabi sa ano, sinigang? Ano? Wala ka nila aga. Yeah, so magtsaga-tsaga tayo, amen? Yeah. Iba, ang git na inggit ka sa iba, hindi mo alam, nagtsagayo, kaya mayroon silang ganun, amen? Yeah. O yun na, nasabi ko na yung positive. O, Ate Marge, yung dapat katakutan natin, kasalanan, dahil may takot tayo sa Diyos, kung sino tayo matalino. Pagmumura. Bad words. Masama yun. Ba't ako matakot eh? Wala namang ano. Yung mga bata, minsan nakakabisit yung mga bata. Palibasa walang sumisita sa kanila, di ba? Eh, pag nakakarinig ka pa naman ng palamura, napagaya ka rin, maisira yung ano yun, maisira yung araw mo. Kaya, yan, pag may mga bata po kayo nakikita ng gano'n, sabihan nyo. Kawawa naman, yung magulang nila siguro, di sila sinabihan. Subukan nyo, baka makatulong. Amen? So, anong masama doon? Pwede masama magsalita sa sabihan kami masama, baka tadyang ka pa. Yung palamura. So, may magalang. Kabaliktaran, di ba? Magalang ka lagi. Kaya gusto mong murahin. Pigil ka. Ngayon, Jun. Ano po yung masama muna na dapat iwasan? Iwasan yung nakakalita ka ng masama sa kapwa. Like ano po nga yung masama? Specific tayo eh. Ano yung masama ang sinasabi sa kapwa? Yung nakaka-offend sa ano. Like what? Yung tulad ng pinipersonal tapos yung walang paggalang doon sa nakakatanda. Yun po. Tama po yun. So hindi lang mani specific no? Pero totoo po yan. Actually, ang laki ng mga kapag mag-aalang kayo, mas madali kayo lapitan, magtiwalaan. So yun, pwede yung pagbastos kayo. Anong ganun din yun, di ba? Ano yung dahil mong katakutan doon? Ikaw mismo ba, bastosin ka rin? Magbastos ang mga mo. Gusto ko rin bastosin ang iba eh. Sa totoo lang. Gusto mo yun? Dahil matakot ka doon. Bukod sa Diyos, takot ka sa Diyos sa konsekwensya ng kadaan. So maging mag-aalang, parang pareho ha. Bad? Hanel? Ha? Mag? Sumamba sa Diyos Diyosan. Tama. Actually, dapat yan ang preaching ko kanina umaga eh. Hindi ko lang natapos. Totoo yun. Galit na galit ang Diyos dyan. Yung mga Katolik yung ibigay. Nakaharang na naman kahapon doon sa Lilac. Ba't traffic dito? Eh, tinignan ko sa fiesta po eh. Ba't yung hinarangan yung ano? Eh, bancheto kami dito sa fiesta ni ganyan. Tapos nakakita ko na, binabit-bit na naman yung mga anito nila. Nakabuisit eh. Tapos pag yung ABS-CBN, kung sa mga bak, hindi bakla, idol, pope, ganyan na mga balita nito ng ABS eh. So the more na ini-encourage nila yan, maaaring naloloko. Eh, naloko na nga ito mga ito eh. So matakot kayo dyan, yung Israel, galit na galit ang Diyos dyan, tama yun. Huwag yung sakyan niyan. Eh, gusto ko eh si Jesus ng long hair to eh. Hindi si Jesus yan. Ayun ang Diyos ng ganyan, yung idols. So ano nang gagawin mo? Sumamba ka sa Espiritu at katotohanan. Yun ang kabaligtaran yan. Tunay na Diyos. Buhay na Diyos. Idol lang kwenta. Bobo. Ganun yan. Sabi sa Bakok, dumb idols. Sino ba? Mark. Ano dapat natin iwasan? Excuse me. Ayan na ba ako eh. Tama po eh, naninira ka. Naninira ka. Sabihin mo. Masama yan. Siraan ka din, di ba? Ayaw mo yan. Pero ang Diyos, pwede kang gantihan, okay? Ganun din yung puyat, bad. Masama yan, ha? Meron pa isa, bad. Ano, dapat idanong ka. Dahil ikaw ang lingkod ng Diyos. Opo. Amen, okay. So by the way, lahat tayo dapat lingkod ng Diyos, ha? Pero tama rin yun, minsan, naka, siyempre, tama po yun.
pag minsan, iba walang gala, pinili pa yung ano eh, talagang loko-loko din. Eh, yung pagpupuyat, masama din yan. Yung katawan natin, may limitasyon yan. Actually, ako napuyat din ako eh. Kasi nga, galing pa may halala, pagod na ako, natulog ako. Eh, natulog na ako. Nagising din ako, pareho tayo eh. Nagising din ako, ang hirap na matulog, di ba? Eh, kinakatip ako, naligo ako. Lalo, hindi makatulog. Pero pa akong sermon, bilang oras na, di ba? Na, kaya late ako kanina, mas late pa pala kayo. Diba? Masama pagpupuyat. Tsaka pagpuyat ka, mainit ulo mo. Tapos baka mabago yung cycle lang ano mo. So anyway, Rabi, ano yung masama? Ay, yung mabuti pala. Huwag manira, okay? Tsaka huwag magpuyat. Matulog ng maaga, huwag mag... Mga walang bagay na kwenta-kwenta. Bad. Mayabang, di ba? Ang sarap magyabang, hindi. Kaya nga mayabang yung mga yun, eh. Masarap yan, di ba? Salaman. Okay, parang topic natin noong last week. Ano yung last week natin? Papansin ka ba? Yabang. Mga boaster. Pag mayabang ka, yayabangan ka rin. Pag hindi ka pinansin, galit ka. Kasi mayabang ka eh. Anong gawin mo dapat? Humble ka lang. Makamundong la... Like what? Kanta, yan. Wordly song. Kaya minsan naisira ulo nyo, minsan masyado kang ano sa mundo. Kasi music mo eh. Ako nga, nabanggit ko sa last time, yung pagawa ko sa sakyan. Kaya sa sakyan, sumakay ako na. Ala, yung music talaga, hindi ko na. Eh, yung pinapakinggan ko dati, lahat naman tayo, di ba? So, madadala ka sa philosophy nila, pati mga bakla, tanggapin mo, amunduhan, relax ka, ayaw mo sa Diyos yan. So, alisin mo na yan. Mahirap yan sa akin, nabanggit sa nila. Ang hirap niya sa umpisa. Umpisa lang yun. Basta tuldo ka muna, ayoko na niyan. Pag lumalabas sa music store ng Sanlibutan, ayaw mo nun. Marami tayong music dyan. Ang maganda nga sa mga hymns, lahat libre, di ba? Doon iba, nagpapabayad din. Naasar ako dun. Kaya tayo nag-KJB music. Eh. Pati choir, please, pinapabayaran eh. Ang taasar eh, ha? Oo. Oh, bahala kayo dyan. Pagkakitaan niya pa. So yan, yung mga libre yan eh. Ang gaganda pa ng ating, kantahin lang natin na maayos. Amen. Parades! Ano yung masama? Dapat iwasan. Ano? Ano daw? Mambuli! Sama yun, di ba? Nabanggit ko na rin kanina, kahapon na tayo, di ba? Anong isang araw? Masama yun, ang bully ka, may mas bully pa pala sa'yo. Teka. So, pagbigyan mo na yung maliliit. Ah, Sandra. Ah, kita mo na. Ha? Pa? Oh, nananakit. Hindi naman kailangan, di ba? Hindi lahat ang pananakit, ha? Ako pinapalo ko kanina sa'yo. Pero nananakit ka, wala lang. Bad yun. Anong dapat mong gawin? Pasensya rin, di ba? Tricia. Nga asar, di ba? Nasa Bible din yan, yung mga... Nga scoffers, di ba? Hindi mo kailangan mong asar eh. Bakit kailangan mong asar? Anyway, okay na iba. So iwasan natin yung masama. Una sa lahat, ayaw ng Diyos. Pag alam mo nga ayaw ng Diyos, huwag nang ang Diyos ultimately magpaparusa sa iyo eh. Minsan nga, kahit hindi yung tao. So iwasan natin, hindi tayo sa mabuti. At ang sabi dito sa topic natin, yung title natin, the fear of the Lord, that is wisdom. So matalino ka pag umiiwas ka sa masama. Ganun kasimple yan eh. So alam yung masama, and then iwasan, gawin mo yung mabuti. Masyadong basic, pero yun nga, marami kasing bagay. Maraming items na baka dito sa bagay na to, tinagawa mo yung mabuti. Tulad ako na, 80s. Yung mga 80s, matalino, masipag. So yung doon sa bagay na yun, okay sila, pero sa iba, hindi, di ba? So kaya tayo dito, kung para kompleto tayo sa church, at nakakaral natin yung Bible, galangin natin una sa lahat ng Diyos.
Umangha tayo sa kanyang kagalingan, katalinuhan. Ano na, mangha kayo kanina sa aking science lesson. No? And then, yun, ma-inspire tayo. Iwas tayo sa masama. Maging wise tayo. Pray, Panginoon, salamat sa inyong mga salita. I pray na kayo pong pala sa bawat isa as we make ourselves wives according to your will, Panginoon. Of course, sa Bible makikita yan, sa church din. Saan binibida dito, pinagpesta namin yung salita, Panginoon, inaaral. Napaganda ng mga katotohanan sa inyong salita. Nawa, di kami tama rin, magbasa, mag-attend, manalangin, research pa rin. Ano yung mga kabuti dyan. Iwasan na rin namin yung mga nakakasayang na oras namin. Para mailan namin yung aming oras sa mga mas kapakipanginabang na bagay, mga bagay na godly and wholesome, Panginoon, like your word, gawain, church, aral, trabaho, at hindi nyo kami inaalis ng karapatan, Panginoon, kasi maglaro, fun, relax, but alamin din namin yung hangganan itong mga bagay na ito. Again, salamat, napakaganda yung salita, salamat sa aming bilang, Panginoon, yung mga hindi nakasama. Pray na paglaban namin yung kalooban, church, at alamin na ang Panginoon yung lahat namin gawin. Alam po, Lord, we still pray for yung mga nangailangan para kayo po'y makapaglingkod lalo sa inyo, Lord. I preserve nyo pa ang pamilya, ang kalusugan. Salamat sa mga nakasamang bili namin. Provide lagi kayo ng ganitong mga message, Panginoon. Makakatulong sa amin, makakapag exhort sa amin. Kailangan po, Lord, for another week, palayan yung bawat isa, gabayan, ingatan, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.